Bahagi ang lahat po ay magsitayo at maghawak-hawak po tayo ng kamay upang ating awitin ang itinuro ng ating Panginoon. Ang lahat po ay magsilhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Lahat ng plano niya'y kay inam at kay buti. Dakila siyang walang kapantay, salita niya'y buhay at makapangyarihan. Ibinibigay niya sa kalupaan upang ito'y pagnilaya ng sinuman. Kaya't ang sinumang sa kanya'y magsabuhay sa kanyang mga aral, natututunan nilang mainam, nararamdaman siyang tuwiran, tunay na buhay siyang kumakalinga kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko, mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makakabilang ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw o sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makakasukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makatatarok sa karagatan? At sino ang makakasaliksik sa karunungan? Bago palikhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan. At ang tunay na pagkaunawa, bago pa pagsimula ang mga panahon. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakakaalam ng kanyang pamamaraan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang lumikha ng karunungan.
Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang mga tao, ngunit higit na masagana ang kaloob niya sa mga umiibig sa kanya. Kung may paggalang ka sa Panginoon, makakamit ka ng karangalan at kasiyahan. Mapuputungan ka ng tuwa at kagalakan. Ang nagpaparangal sa Panginoon ay nagdudulot ng kaligayahan at tuwa at nagkakaloob ng buhay na mahaba at maligaya. Ang may paggalang sa Panginoon ay sasagana sa kabandang huli, pagpapalain niya sa oras ng kamatayan. Mga minamahal, napakainam ng pangako ng Ama. Napakaganda ng mga salita niya. Napakabuti niyang mangaral sa lahat ng mga anak niya. Lahat ng maganda at mabuti alam niya. Ang lahat ng karunungan niya ay makapagpapabuti sa bawat isa. Ang kaalaman niya ay magbibigay tatag ng isip at damdamin ng kalooban ng bawat anak niya. Ang lahat ng nalalaman niya ay binahagi niya sa mga anak niya, kaya lamang ang umiibig ng totoo tapat sa kanya, siya lamang nakakadama, nakakakilala ng matuwid niya. Mapapalad kayo na nakadama at nakakilala sa kanyang mabuting katwiran, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang katapatan, sapagkat hindi ganang inyo yan, kundi ganang kanya na pinahiram niyang karunungan upang mapagtibay ang salita niya, ang aral niyang totoo na di nagkakabula dito sa lupa. Magalak nga kayo, mga minamahal ko, kaya't sa inyong mga isip ay itahan siya. Yamang kayo'y mga anak niyang nakaunawa na, ipanahan niyong lahat ng mabuti at bubuting higit pa sa isip, sa salita, at sa gawa. Sapagkat ang Amang Dakila ay panapanahon kong magbigay, takda-takda. Kaya huwag kayong mabagot, ni huwag kayong mangulila. Sa anumang hirap at dusa niyo, may takda ang paglaya. Sa anuman ang hirap at dusa ninyo, may takdang kaloob para makalaya. Kaya nga ang wika, huwag kayong magdumali, nagmamadali, litong-lito, gulong-gulo, pagmulat ng mata, ang hinahanap na'y grasya, ngunit siya na may di naalala. Huwag kayong magdamdam sa mga pinagdaraanan nyo, sapagkat ang mga pagdaramdam na ito ang magsisilid sa inyo ng puot sa puso nyo. Kaya't ang bawat araw nyo, pag sumakita ninyong huwag galit ni puot ang manaig, kundi pag-ibig. Sapagkat sa pag-ibig, nagdudulot kanino man ng mabuti. Sapagkat ang pag-ibig ang siyang ganap at siyang matuwid sa lahat. Pag-ibig, kaya may tao sa lupa. Ang ginusto na ibigay ng Ama ay pagmamahal sa mga anak niya. Dahil sa pag-ibig niya, nabuhay ang tao. Nakilala ang kahiwagaan niya sa mga pangyayaring himala at hiwaga. Kayo, mga mahal ko, nais niyo bang makilala ang kahiwagaan at himala ni Yekamtin? Sikapin ninyo, huwag lamang sa bagay magpahalaga, kundi sa kanyang mga salita. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karameniahanam, nek karameniahanam, nek karameniahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba siya? Opo. Ganito lamang ang nais ng Panginoon . Yung mabuting sinasabi niya, itatanim niyo sa isip niyo. Kaya halimbawa, may nagsalitang kapwa niyo, alam niyo bang maaari din gamitin yung tenga ninyo na gawing masama ni Satanas yun sa pandinig niyo? Kaya kapag may naririnig kayong salita sa kapwa niyo, matama ninyong pakinggan. Baka yun ay mali ang pandinig ninyo, ay inudyo ka na kayo ni Satanas na pinasama ito.
nagdamdam kayo na galit kayo, sino kawawa? Kayo ba o si Satanas? Kaya bago kayo magsalita, bago kayo humatol ng inyong kapwa, pakasuriin, totoo ba ang narinig nyo? Tama ba ang sinabi sa inyo? Baka mamaya inuudyokan lang kayo ng kalabang paglabulabuhin kahit pag-away-awayin ang magkagulo kayo. O kaya naman, tinatawagan kayo para lalo kayong madimlan sa halip na maliwanagan. Mga minamahal, lagi niyong tatanda ng salitang, hindi ko kayo binuhay para pasakitan at parusahan, kundi binuhay ko kayo para sa aking may magparangal. Buhay bang Ama! Hindi ko kayo tinawagan para ilugmok at iligaw, kundi kayo tinatawagan ko para idiretso ko ng daan. Hindi ako nagbuhay kanino man para sila'y maghinagpis sa buhay, kundi ang naghihinagpis, aking inaahon sa kahirapan. Ang naghihinagpis, aking inaahon sa kalumbayan. Ang naghihinagpis, aking binabago ang damdamin. Sapagkat ako ay ako na nga mula pa sa simula, liwanag ang taglay, pag-ibig ang dulot, hindi galit at puot. Kaya nga mapapalad kayong mga kumikilala sa akin at may paggalang. Maliwanag ang katotohanan, kung may paggalang ka sa Panginoon, magkakamit ka ng karangalan at kasiyahan. Sa makatwid, hindi pagkalugmok ang ibibigay sa'yo kapag kinilala mo ang Ama mo, kundi karangalan niya na ikay mabuting anak, ang karangalang iyo na tinatanggap niya, karangalan mo rin na ikakamtin mo dahil sa ginawa mo, nakilala siya sa kabutihan niya. Buhay bang Ama? Kaya yamang tinatawag mo siya, eto pa ang bilin niya, pagtitimpi sa sarili. Ang marahas na galit ay laging walang katwiran. Mapapahamak ang tao sa sandaling padala siya sa kanyang galit. Maghintay ka at magtimpi at sa huli ay hindi mo ito pagsisisihan. Huwag kang magsalita hanggang hindi mapapanahon, pagkatapos igagalang ng lahat ang iyong katalinuhan. Buhay bang Ama? Kaya nga wikang maliwanag, timpiin mo ang sarili mo, suriin mong lubos ito upang ang gawa mo'y mapanuto kahit kanino. Sapagkat ang Ama mo'y butihin kahit kaninong kapatao, dahil kapwa mo'y iisa kayo ang pinagmulan at iisang Ama nyo, dapat magkaisa nga kayo. Buhay bang Ama? Mga minamahal ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag mabuti nararamdaman mo, masaya ang puso mo, nangingibabaw pa ba yung litong-litong isip mo? Mangingibabaw pa ba yung duming isip mo? Mangingibabaw pa ba yung galit ng isip mo? O mangingibabaw ay ang pag-ibig mo? Buhay ba ang Ama? Kaya dahil nangingibabaw ang pag-ibig mo, nawawala yung hinanakit mo, nawawala ang pagdaramdam mo, pati sakit mo, nawawala rin ito. Buhay bang Diyos! Kaya, sabi ko sa mahal na kapatid na Cecil, yung awit ni kapatid na yon, ayoko nung lyrics nun. Kasi, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Sabi, nako, sabi ko, baka subukan yung mga umaawit na yun eh. Kaya marami nga nakasubukan eh. Kaya ibahin natin ang lirik. Sabi ko, ay ganito. Sabi ko, Panginoon, ibigay mo nga yung magandang lirik doon. Kasi, kayabangan lang kasi ng tao yung sinasabing kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Eh, pag may nangyayari na nga, namamatay na pananampalataya sa iyo eh. Tama po ba? Kaya, ibahin na natin. Panginoon, turuan mo akong magmahal
Sa piling mo'y nais kong makapanahan. Ayaw ko nang iwan ang damdamin mong mapagmahal. Sa piling mo'y tunay ang kaligayahan. Nais kong sa iyo'y pumiling buong buhay sa pamamagitan ng Espiritu mong banal. Nais kong matanglawan diwa ko't kalooban. Sa'yo'y di mawalay buong buhay. Ayaw kong malayo sa liwanag ng katotohanan. Ang nais ko'y ikaw na lang sa aking buhay. Nais kong magalak, magalak buong buhay. Nais kong matutunan ang iyong pagmamahal na maging matibay sa damdamin ko't isipan. Ang iyong mga aral ay manahan. Buksan mo ang diwa ko at ako ay talaan ng iyong mga aral na kay iina. Sa puso ko naman patuloy mong buhayin ang iyong pag-ibig na walang kamatayan. Sa isip at damdamin, maghari kang tuwiran. Sa aking tumanglaw buong buhay. O aking Ama, napuspos ng ligaya, ang dulot mo'y walang hangganan. Nais kong mabuhay na di sa'yo mawawalay. Nais kong mabuhay sa piling ng iyong Espiritong banal. Nais kong mabuhay na di sa'yo'y mawawalay. Ako'y puspusin mo ng kabutihan. Maikintal mo sa diwa ko ang mga totoo na aral mong kay buti at kay ganda. Ayaw kong mawalay sa piling mo, Ama ko. Patuloy kang manguna, magharing totoo. Ayaw kong mangako, ni ayaw kong sumumpa. Pagka ang nais ko, ikaw ang maghari. Dahil batid ko, hindi ka nagpapatukso ni hindi ka kailanman nakipagbibiro. Ang iyong katapatan ang sa akin ay manahan. Ang iyong katotohanan sa piling ko'y maghari. Habang may buhay, ikaw ang siyang mangibabaw. Huwag ang aking sariling kaisipan, huwag ang sa aking damdamin. Pagkat ika'y buhay, Ama kong mahal. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Sapagkat napakahirap mangako, napakahirap sumumpa na kahit anong mangyari,
Kapag hindi mo magagawa, huwag mo sasabihin tulad ng mga tumayo dito. Nasasabihin nila't sinabi, dito ko po nasumpungan ang katotohanan. Hindi na po ako minom ngayon ng gamot. Ako po, Ekay, nagtitiwala na lang. Hindi na po, Eka, ako nagpapaisulin. Hindi na po, Eka, ako mawawalay. Sino niloko mo? Ano ba tingin mo sa gawain ito? Loko-loko mga taong narito. Ano ba palagay mo sa naglilingkod dito? Ginawa nilang sarili ito. Ano ba tingin mo sa gawain ito at kapwa mo tao nakikipaglokohan sa inyo? Kaya, kung dinaya mo ang sarili mo sa pagtindig mong nagsalita ng gayon dito, hindi ang mananagot ay ang dambana, kundi sarili mo. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't patayin nyo na yung hinanakit nyo. Ano mang nakamtan nyo sa kapwa nyo tao, iwaksin nyo na lahat ang mga narinig nyong ditong pakat tama sa kapwa nyo at balik-balikan nyo sa diwa nyo ang aral na totoo upang di masakitan ang loob nyo at magkasala ang puso nyo na mamuhay kayo sa pagkakasala, kundi mamuhay kayo sa pagmamahal ng Ama. Kaya nga nandyan ang aral, kaya nga binibigay ang pangaral, kaya nga may banal na salita upang yaon ang pagnilayan, wag ang sinambit ng kapwa. Upang makalimot ka sa hindi tamang gawa, lagi mong alalahanin, may Diyos kang dakila. At ito ang pakaisipin mo at pakanamnamin mo, kung siyang sa iyo wala, walang saysay ang buhay mo. Ngunit dahil siya'y naririyan sa iyo at kapiling mo't kasama sa pamamagitan ng Espiritu niya, sino man ang umalis sa iyo, sino man ang umiwan sa iyo, sino man ang tumalikod sa iyo, wag lang ang Diyos mo, mabubuhay ka pa. Kaya, wag masaktan, wag magdamdam, wag masiraan ang loob, at wag ka ring makasira. Bagkos, kung may nasisira, ika'y bumuo. Kaya nga tinawag na, ang Ama'y tagabuo, hindi tagawasak. Kaya nga kung may butas, iyong tagpian. At kung may nawawarak, iyong sulsian. Upang wag magtuloy-tuloy ang sira. Ngayon, kung isa ka sa naninira at tunay na nakasira, pakikita ng Ama, sino siyang sinira mo. Hindi ang kapwa mo, kundi Espiritu Santo. Kaya nga ang wika, bago kayo magsalita, suriin nyo pawa upang mapagnilayan nyo, Diyos ba'y nakikipagbiro sa inyo? Kaya sabing maliwanag, mga anak, ang kahatulan ay daratal. Sa salita nyo't gawa, doon kayo hahatulan. Kaya mapapalad kayo na hindi kayo ang nagsasalitang masakit at masama sa kapwa nyo. Matuwa kayo't magalak kundi kayo ang nagpapahamak sa inyong kapwa-tao. Matuwa kayo't magalak kung hindi kayo ang nakasakit ng kapwa nyo. Matuwa kayo't magalak kung isa kayo sa nakakabdama para umibig ng kapwa-tao. Kaya nga't winika, mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan. Ibig sabihin, tinataglay nyo ang karunungang walang maliw na nagbibigkas ng inyong kabutihan. Sa makatwid, kung ito taglay nyo, di kayo masasaktan, di kayo mananakit ng kapwa nyo sapagkat kayo'y sa Ama nakakuha ng kaalaman. Kaya nga, magalak kayo, matuwa kayo, huwag kayong masakitan, huwag kayong masaktan, huwag kayong makasakit kanino man. Sapagkat, hindi kailangan ng katawan ninyo ang bagay at salapi sa oras ng kamatayan. Ang kailangan ninyo, ang lubos na pagsisisi, pagbabalik loob, nang tanggapin kayo sa kaharian ng langit. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang
kapayapaan. Mapapalad kayo na tigib ng tuwa at galak sa puso nyo na naibabahagi nyo ang kaalam at karunungan dahil galing sa amang nasa inyo. Kaya naman sinasabuhay nyo ito upang malugod ang ama, hindi ang kapwa nyo. Mapapalad kayo na tigib ng tuwa sa pagtalima, pagtanggap, pagtugon sa layon niya. Magsigalak nga kayo kung puso nyo'y nasa katuwaan na at wala sa galit, nasa kasiyahan na at wala sa ngit-ngit, nasa pag-ibig na at hindi sa puot. Pagharian kayo, mga anak kong iniibig, mga tapat na naghahari, banal na espiritu, hindi masamang espiritu. Nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po bang Diyos? Ay, makakalibot ka nga pala kapag nalilibang ka sa iyong gusto. Sapagkat kung saan nakatunang ang isip mo, naroroon ang damdamin mo. Kaya upang huwag kang makalimot sa Diyos Ama mo, lagi mong isipin ang mga aral niya. Huwag ang pera, huwag ang bagay, huwag ang lupa, huwag ang kung ano. Kundi salita niya na nagbibigay buhay sa iyo, na nagbibigay lakas sa iyo, na nagpapagalak sa iyo, na nagpapatuwa ng puso niyo, na nagpapasigli ng pananampalataya mo at bumubuhay ng iyong pag-asa at sa wakas ng buhay mo, bubuhay ng kaluluwa mo at upang iligtas patungo't paroon sa kaharian ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya mapapalad nga kayo na nagsisikap, nagsusumakit, nakamtin nyo ang banal na Espiritu sapagkat ang banal na Espiritu ay Diyos at ang Diyos ay dapat sambahin sa katotohanan sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu Santo. Pagharian kayo, mga inibig ko't minamahal na totoo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Salamat sa Panginoon at hindi naging hadlang ang ulan para kayo pumarito, para kayo makaparito. Ibig sabihin, sino sumusugod sa ulan para hanapin ang kabutihan? Demonyo ba? Kaya magalak kayo na naigang Diyos para sa buhay nyo. Kaya kahit may ulan, naririto kayo, hindi naging hadlang. Dahil patutuon ng Ama, sa akin ang kalikasan, bakit nyo katatakutan? Tama po ba? Ako ang nagpapatugot ng inyong hininga, bakit kayo mawawalan ng pag-asa? Ako ang nagpapasibol ng lupa, saan man dako upang magtanim at itanim ay mainam. Sapagkat ang inyong katawan ay pinasibol sa ibabaw ng lupa upang tamnan ng mabibuting binhi at di ng masasamang binhi. Buhay ba ang Diyos? Kaya magalak nga kayo at matuwa kapag ang Diyos amang dakila, nakaniknik, nakatiktik, nakatitik na sa inyong isip at diwa. E ano po ba yung niknik? O hindi ba yung tubig, sumisiksik sa tubig yung niknik? Yung salita ng Ama ang gawin yung isiksik. Wag ang niknik, ngunit mahambing sa niknik, tumutungo sa tubig. Buhay ba ang Diyos? Nakakita na po ba kayo ng niknik? Alam nyo po ba yung niknik? Alam nyo rin po ba yung tinik? Ang niknik pumupunta sa tubig. Ang tinik pumapasok sa loob. Kaya huwag niyong papasukin ang tinik ng inyong puso sa galit para kayo'y makalaya sa puot at hinanakit. Pag-ibig ang inyong itanim, huwag ang hinanakit. Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi nga, kalimutan mo na ang lahat.
ang karunungan ay may magagandang aral na iniingatan, ngunit ang makasalanan ay nasusuklam sa kabanalan. Oh, kaya yung nakakaunawa ng kabutihan at karunungan ng ama, tuwang-tuwa siya sa mga aral na napapakinggan niya, ngunit yung may dalain sa dibdamin niya, kailan may dibubuti sa isipan niya ang mga kabanalang aral ng ama. Buhay ba ang ama? Kundi ito'y nakalalason pa sa isip niya at nagbibigay sama ng loob niya sa mga taong nangungusap, ang wika'y nagpaparunggit siya. Samantalang kung susuriin, paano ka parurunggitan? Kilala ka ba? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? At ang taong matwid sa pangangaral ay nagmimiting, makalugod, makatuwa sa amang pinagmumula ng kanyang inaaral ay hindi nagpapatama, kundi sa buong daigdig nilalaganap ang tumpak na salita. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. O kayo mismo, kapag may napatuwa kayong kapwa nyo, ano nararamdaman nyo kung totoo yung pagpapasaya nyo? Di ba maligaya kayo? O kayo mismo, kapag nakapagpalakas kayo ng loob ng kapwa nyo, ano nararamdaman nyo? Hindi ba masigit na lumakas ang pananalig nyo? O kayo mismo, kapag nakasira kayo ng kapwa nyo at nakita nyo umiyak at lumuha, ano nadaman nyo? Kung di kayo nalungkot, bato kayo. Buhay ba ang ama? Kaya ang bato-bato, hindi paparoon sa kaharian ng langit. Kasi ang bato-bato ay ibong lumilipad, hindi mapaparoon ang hayop. Kaya kung bato-bato puso mo, lumago ka ng tubig na walang katapusan, na balong na malinaw, banal na aral, iyong panahanin sa isip at damdamin, mabubuhay ang pagmamahal mo, mabubuhay din ang galak mo. Kaya't ang bato-batong puso mo, lalambot na nga ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O kung masaya kayo, sino naliligayahan? Ikaw na Pedro ang masaya, si Juan ba ang maligaya? Kung si Juan ang masaya, sigurado siya ang maligaya. Kung si Pedro ang malungkot at may galit, sigurado siya nagdadala. Tama po ba? Kaya lagi niyong timtimin sa damdamin niyo ang totoong damdamin niyo. Kung saan ang galing, sa inyo ba o sa demonyo o kay ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag samang damdamin, maligaya kayo. Naapuhap niyo'y saya. Kapag sa demonyo, galit kayo. Kapag sa sarili niyo, paimbabaw katao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, masaya ka ba? Oh, ayun. Kakainin mo. Kain na. Kain. Tingnan niya natin kung naintindihan mo na yung kain. Eh, kaya pala sinabing break a leg, wala kang laman. Kadaya, ano, bilang yon, walang laman. Break a leg. Dream big. Aro! Pag mayroon kang pinangarap at nakamtan mong ganap, ano kaya ang naramdaman mo? Ikaw kaya ay nalugmok? Hindi ba ikay natuwa? Kaya pangarapin mo rin na malugod sa iyo ang ama, lagi kang masayahin! Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ano? To the max na galak. Kain. Kainin mo, kainin. Kaya nga una niyang nasabi, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos! Oh, paulit-ulit na yan sa hindi namamalayan. Kung ano yung inuulit-ulit na naisip niya,
Kapag maganda na sa isip niya, bumubuti isip niya. Kaya yung mabuting naisip niya, nasasabi niya. Eh, kapag ang naisip ng isang taong nakalimot, ay puro masama, ay sigurado laging galit. Kaya kayo, huwag niyong mithiing makalimot ang isip niyo. Nagkaroon kayo ng amnesia at nang magbalik ay puro galit. Dahil nang magkaroon kayo ng amnesia ay galit ang puso ninyo at galit ang isip niyo. Nang magbalik ang isip niyo, puro galit. Kaya, ang isipin niyo, puro mabuti. At nang magka-amnesia kayo, nang magbalik, ay puro kayo nakatawa. Eh bakit? Binalik ng Diyos ang kabutihan sa inyo. Why bang Diyos? Why bang Diyos? Way bang Diyos? Oh, hindi ba nukno ka naman ang kawalang hiyaan-hiyaan? Pangalawa na yang walang laman. Kaya kung ang isip niyo, dalawang utak sa kabila at kanan, kaliwa, ay walang laman kundi ang sanlibutan, sigurado wala kayong puso sa kabanalan. Eh baka eh kaapo konching may pantatlo pa yan. Eh palagay ko'y wala na. Eh kung nagpapalagay kang wala na, pag meron pa, sinungaling ka. Alam kong may magagawa, kabilis eka ang ama. Alam kong may magagawa. Oh, kayong mga nagbago't nagbalik loob sa ama, hindi ba kayong unang nasiyahan at tuwa? Tama ba anak? Pagbutihin mo ha, kung mahiya sa kapwa mo, mahiya ka sa Diyos ama. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Kung kayo ang pinagdadaanan o daluyan ng tubig, pababayaan ba kayong matigang? Eh, paano pa makakarating sa bukirin yung tubig kung walang pagkukunan sa patubig? Kaya, dahil alam ng ama, ang patubig ay pagdaraanan patungong bukirin, hindi niya yan titigangin. Kung ikaw ba'y nagiging daan ng kaaliwan ng kapwa mo, ang ibibigay ba sa iyo'y lungkot? Ah, kapag lungkot, hindi ka sa Diyos. Kasi masaya kapwa mo, pinalulungkot mo, di ba demonyo ka? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin. Ayun, sa iyo ng patatlo. Ano ibig sabihin noon? Ede, sinungaling pala si Apo Kunching. Paano magiging sinungaling? Eh, sinadya yan. Bukas siya. Yung dalawa sarado, walang laman. Ito ginupit, walang laman. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig mang hinatang lapi. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka
Wini kanya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung hindi ba naman ang Ama ang maghahari, kalayo ba naman ang pinagmulan nyo? Tundo! Pagkatapos eh, pupunta ka rito, wala ka namang perang ibibigay sa'yo. Alam kong may magagawa. Kalayo ba ng pinagmulan mo? Pagdating mo ba rito, papatamaan ka pa para masaktan ka? Aba naman, ang Diyos mo ba'y hindi aaliw sa'yo? Kaya kapag naintindihan mo salita niya, natuwa ka! Alam kong may magagawa ang Ama. Masarap yan. Sinipit. Sinipit. Sinipit na pag-ibig. Sinipit na pag-ibig. Sinipit na pag-ibig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Masarap nga ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may na... Ay! Double-double! Double-double! Masama yan, katay-katay. Double dead, mahal yan. Aking mga mina... Masarap ito. Mahal. Mayroong magandang mang yayari sa inyo, manalig. Eh? Buhay po bang Diyos? Ay, buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at magpakailanman. Halin na kayo mga minamahal, maglilay at magpulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay buhay. Walang hanggan ang pagmamahal, walang katapusan ang pagbibigay, na kailan may di mapaparam. Salita niyang buhay, na buhay kanino man. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magpulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan. Salita niya'y nagbibigay buhay, nagmamahal sa inyo magpakailanman. Kaya kung kayo'y sa kanya'y nagmamahal din naman, tuwiran kayo'y magbabagong buhay. Buhay ba ang Diyos? Masakit ba?
relax. Alam mo, napakapalad mo, anak. Sa iyong ganyang kalalagayan, nakakalakad ka pa, nakakatulog ka, nakakakain ka, hindi ba ang Diyos na lang ang bumubuhay sa iyo? Eh kung nakakumpain ka yan, sigurado, butot balat ka na, sabi mo pa. Kasi, buhay ang Diyos. Opo, kaya nga may mga ganyang pinagtitibay ang loob eh, para magkaroon ng comparison. Ang pera ay ginamit, ang spiritual ay ginamit, sino kaya ang mas magandang naging mapalad? Sino po palagay nyo? Kaya may pinatitibay ang loob, may pinatatatag ang loob para mapatotohanan ng Diyos ay? Totoo po yan. Kaya mapapalad kayong pinagtibay ang kalooban, pinatatag ang kaisipan, pinagtiwala kayong ganap upang mapatotohanan ang hiwaga niya at himala. Maari ka palang mabuhay sa lupa kahit may karamdaman ka na payapang isip, na masayang puso, na nakakakain, na nakakatulog, na kapagsasalita, na nakakalakad. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay buhay. Diyos ay buhay! Sabihin mo nga, buhay! Buhay! Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. O ikaw naman. Buhay! Buhay! Lakas mo, buhay! Isa pa! Buhay! 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 Pag binibigla ka pala. Sige. Masakit ba? Kumain ka sampalok. Hindi yan dugo ah. Sampalok yan. Buhay! Sabi mo. Buhay! Isa pa. Buhay! Katumawa. Ikaw, oh. Ay. Sa'yo yan. Tingin pa niyo mo. Huwag kang magsalitang tumatawa. Sabi mo, buhay. Buhay. Oh, lawit. Uy! Pustis. Na, ah. Alisin mo'y garing mo. Garing na ginto, tori ni David. Sabi sa banal na, sabi doon sa litanya, toring ginto, garing ni David. Toring garing. Garing na ginto. Eh? Pakikinggan ka ba nung toring garing at saka toring ginto? Di ba ang Diyos Ama lang makikinig sa'yo? Kaya may nagdadasal pa po bang ganon? Litanya? Meron pa po? Ay, kalabo naman sa Biblia niya. Buhay ba ang Diyos? Ikaw, ano? Nagdadasal ka nun? Matanda sa una. Naku po, maling-mali. Toring ni David! Panalangin mo po kami. Toring garing, panalang. Alam niyo po yung sinabing toring ni David, yung pong nang nung panahon ni David. Yung toring garing naman, yung gintong mga nakano doon sa dambana. Eh, paano kang pakikinggan noon? Eh, ang Diyos lang nakikinig sa'yo, di ba? Toring garing, toring ni David. Haring David. Alam niyo po, sabihin mo, Panginoon, salita mo, ang mamutawi sa labi ko, sa isip ko'y ikintal mo, Diyos Amang walang hanggan, ako'y kasiyan ng iyong Espiritu, sigurado, pinakinggan ka ng Diyos mo. O ibang Diyos? O, taas ang kamay, taas ang kamay. O, ibaba, baba. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga. Sabi po sa akin ni Aisa, kulang lang daw sa sayaw.
Yan, kaya sa sayo. Magsayawan kayo nito. Tila. Dila, dila, dila mo. Pag dinila mo yan, lalawit talaga yan. O, dila. Sarap ng atake ng dila. 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 Dila ko. Dila. Ayaw mo? Ayaw. Ayaw. Dila. Ilang buwan na ba yung umiinom ng gamot? Para sa kanyang isip. Taon na. Kaya nga, ilang sabi na sa'yo eh, 2 taon. Taon. 24 months. 2 taon. Ikaw, ilang buwan na? Daw, ilang buwan ka umiinom ng gamot? Ha? Ikaw. Ikaw. Sino? Ano bang pangalan?